Hi guys! So today, tuturuan ko kayo kung paano i-retrieve yung myPLDT smart app nyo na may nakalagay invalid credentials. Since problema ko din siya kanina, and then luckily na open ko siya through like some instinct lang. So tuturuan ko kayo kung paano ko na-open yung account ko. So ganito ang ginawa ko. First is pumunta ako sa app and then click sign in. And then since na-detect na yung mobile number ko, i-click ko yung next. Pwede i-click mo yung next or pwede i-click mo dito sa enter email address or mobile number. Pwede mo ilagay dyan yun yung mobile number mo, yung registered mobile number ng app na to, yung account mo, okay, bale. And then next mo yung, click mo yung next. And then since nakalagay dun is invalid credential, so ang gagawin mo is forgot password ulit. Click mo to. Tapos click mo yung number mo, yung number ng yung number ng registered account mo. I mean, yung number netong account na ginagamit mo sa myPLDT Smart. So, ilalagay ko yung number ko. Okay, so, i-click mo yung arrow na pa-right. I-click mo tong arrow. Tapos, i-click, ilagay mo yung new password mo, tsaka i-confirm mo yung new password mo. After nun, i-click mo yung next. May lalabas doon na hihingi sila ng code kung saan sinend nila sa number na nakaregister sa app na to. So, since yung number na nakaregister sa app na to is, ang ginamit ko na number sa registered app ko is yung smart talaga na nakalagay sa modem. So, ang ginawa ko is, pumunta ako sa PLDT home wifi setting. So, ipapakita ko kung paano ko ginawa yun. So, andito na tayo sa PLDT home dashboard. Now, ang gagawin mo is, of course, input mo yung PLDT password mo and then sign in. And then after that, punta ka sa SMS, ito. And then, since sa akin nag-verify ako ng account ko, so they sent me a verification code here. So, ito yung verification code ko. Apat ang number na ibibigay nila sa'yo. And then, yan yung ilalagay mo sa app para sa retrieval. So, afternoon guys, ibabalik kayo ng app dito sa page na to. Lalagay sila ng you've successfully changed your password. So, ang gagawin nyo sa susunod, or ang susunod na gagawin nyo, sorry, hindi ako Tagalog, so mali-mali yung words ko. So, ang susunod yung gagawin is, click mo, mo lang yung next, and then, i-click mo yung, i-type mo yung bagong password mo. Okay. And then, sign in, click mo yung sign in. So, ako, ilalagay ko yung new password ko na ginawa ko kanina. Okay, and then click sign in. Okay, na-retrieve ko na yung account ko and sana ma-retrieve din yung sa inyo guys. Sana nakatulong tong video na to and please like and subscribe to my channel. Have a good day!